Ito na ang ating special buttered shrimp. Yan. Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng special buttered shrimp. Wow! Then guys, in-slice natin ang ating potato. Hindi na natin tinanggal ang balat. Tapos ang ating corn. In-slice lang din natin. Papakaluan lang natin yan. Okay. Pakaluan lang natin hanggang mag-half cook. Then guys, habang pinapakuluan natin yung ating potato at saka corn, linisin lang natin yung shrimp natin. Tanggalin natin yung mga galamay para malinis pag kinain. And tapos yung pinakadumi niya dun sa ano, sa may batok. Tanggalin lang natin ng toothpick. Ayan guys, oh. Dumi yan eh. Ayan, ganyan lang. Tanggal-tanggalin lang natin yung mga yan. Repeat process lang tayo, guys. A few minutes later. Tapos guys, after natin linisin yung shrimp natin, and lagay na natin yung ating butter sa ating mahiwagang kawali. Half lang muna guys, para hindi matunaw kagad yung ating butter. Tapos lagay na natin yung minced garlic. Tapos, ayun yung nilinis nating hipon guys. Lagay na rin natin. Tapos, lagyan natin ng paminta. Mix lang ulit natin guys. After nyan guys, ayun, inaan muna natin yung apoy natin para hindi ma-overcook yung shrimp. Tapos lagay na natin tong pinakuluan natin na potato at saka corn. Tapos yung half butter natin, ilagay na uli natin. Ayan. Tapos mix na natin yan guys. Butter, matutunaw naman yan. Mabilis matunaw. Ito guys, 1.5 tablespoon ng soy sauce. So guys, may chili powder tayo para medyo maanghang-anghang. Pero optional to. Kung ayaw nyo ng maanghang, huwag nyo nang lagyan. Tapos mix lang uli natin. So guys, luto na yan eh. Mix lang talaga natin na maigi. Tapos tikman natin.
Medyo okay na siya, guys, pero tingin ko medyo konting-konting alat lang. So, dagdagan lang natin ng patis. 1 tablespoon ng patis. Optional lang din yan, guys. Nakulangan ako sa lasa ng na alat. Ninamnam. So, ayan. Tingnan natin kung anong maiging lasa. After natin lagyan ng patis. Ayun, guys. So, saktong-sakto. So, ayan na, guys, ang ating special buttered shrimp. At titikman na natin ngayon. Ayan, guys, ang sarap nung pagkakaluto, saktong-sakto. Wow! Pwedeng-pwede tong panda sa Pasko, guys. Nga pala yung mga ingredients nito, ilalagay ko dito sa video, after ng video na to. So, kung gusto nyong ipanghanda sa Pasko, pwedeng-pwede. Mga nasa 300 plus lang ata na gastos dito. Good for 3 to 5 person na to, guys. Sarap ba? Sarap!